Ayan, welcome po ang aga talaga ni Ma'am Lolita. Ayan, welcome po Ma'am Lolita. Welcome Pastor Shem. So, ayan. So, na-promote ko na si Pastor Shem as one of the host po. No, ayan, Pastor. Thank you po. Ayan. So, wait tayo ng iba pa no, napapasok. So, last day po ng webinar natin tonight. So, I hope you guys we'll spend po your time with us. So this is the last webinar again with Sir Nathan, Pastor Shem, and Sir Alvin will join us tonight also, and Ma'am Ose, no? So lahat po sila will be part of this webinar. So bakit po dumadami? Kasi po tinitrain po natin yung ating mga master introducer broker to be part of this webinar. Sooner than later, sila rin po yung mag-o-open or mag-share na po ng kanilang mga knowledge and experiences as part of TIGMIL webinar po. Ayan. So, sige po, invite lang po kayo, no? Hindi po ako mag-video ngayon or magka-camera. Hindi ko po kabisado yung signal sa internet, ng internet ngayon sa kung nasan po ako ngayon, ano. Pero andyan po si Pastor Shem, si Sir Alvin, and parating na rin po at papasok na rin si Ma'am Ose para ma-i-add po tayo, ma-assist po tayo for tonight's webinar. So I hope guys kahapon natutunan po natin yung isa po sa part ng kahapon is still, I'm not sure if it's a fundamental, it's still a technical analysis, no? Technical analysis pa rin tayo. Actually, part 2 yon, technical analysis. So ngayon, risk management and the psychology of trading po tayo. So kung may mga questions po kayo from yesterday or the other days po na concerns natin or queries, pwede nyo po yung itanong later doon po sa webinar natin or dito po sa webinar natin. So sige po, invite lang kayo. Maaga pa naman. So it's only 5:49 and we still have a lot of time to invite po. Share the link. Opo, para makapag-attend po sila. Okay? Yung inyong mga friends and relatives po. Okay? Invite ko din po yung iba pang mga attendees natin. So, I hope maka-attend sila. Last day po ng webinar. Yeah. So, last day po ng webinar natin. So, okay. So, ayan, no. So, in case na malaglag or ano po, bumagsak yung internet ko sa area na meron ako. Actually, meron po kasi ako meeting ngayon outside, no. And hindi po ako makauwi kaagad because coding po yung sasakyan. So, ayoko naman pong maipit sa daan. So, I rather stay na lang po dito. At naki-internet tayo. Yes, Sir Mark. Mark ba to? Sir Mark Alvin. Yes po, may certificate po tayo. Pagka nakapag-complete po tayo ng at least 5 webinars, you will be receiving a certificate from us po. Kung kailan isi-send, last day po ngayon. So most likely, pag available na po yung pang last na webinar recorded video natin. So hopefully until tomorrow, mag-start na po tayo mag-send ng mga emails doon sa ano natin, sa mga nag-join. So, Ma'am Kathleen will send us or will send you guys ng mga ano po, webinar videos natin. Okay? Opo. So, nasagot ko na meron ng certificate. Meron din po tayong webinar recorded videos. Alright? Okay. Let me check. Is Ma'am Ossie around? Is Ma'am Ossie around? No, not yet. But hello, Ma'am Jen. Thank you so much po for the effort. And hello, Sir Bernard Eduardo, Sir Christian, Ma'am Belen. Ayan, mga nakompleto yata nila ang ating webinar, ano? So, para at least talagang serious sila. Make sure your name are correct. Oh, tama po. Thank you for that reminder, Sir Alvin. Yung mga nagre-register po sa webinar, I hope guys, you will use your real and complete name. Bakit po? Kasi po sa certificate, kung ano po yung ginamit nyo for registration ng ating webinar, yun po yung gagamitin natin sa certificate. So, pangit naman po kung ang nakalagay sa inyong mga certificate is Galaxy 123 or iPhone something or Barney. Sorry naman, no? Pero, I'm just kidding guys, but at least we have to take this webinar seriously even though it's free. Nako,
samantala yun yun na free guys kasi I'm not sure no pero hindi naman magkakaroon ng bayad ng webinar but the next advanced training natin I heard kailangan meron na tayong deposit at least $200 no siguro we could pull it down ng 100 pero meron na po tayo magiging account na open no dapat dahil kailangan nyo pong sabayan yung non-farm payroll natin before normally ang non-farm payroll or ang ating non-farm payroll webinar lagi po yan nasa fourth webinar. Pero maybe we could move it na pinaka-last natin siya para lahat po ng makaka-attend ng non-farm payroll training natin is naka-deposit na. Bakit nila gagawin yun? Siyempre na-convince po or naintindihan na nila yung ating pinag-aaralan sa webinar. So pagka naintindihan at napag-aralan at kaya na, then definitely kailangan na po natin mag-deposit para po sa non-farm payroll natin na event, pwede po kayo mag-trade. No? Live account po yan, ano? Para maramdaman po natin yung excitement. And andyan po kasi yung excitement, andyan yung pakiramdam, nakakabahan kayo, yung iba po hindi mapakali. Guys, I know what I'm talking about kasi nga na-experience ko na po iyon. Ano? And mas maganda po kasi na yung igagamitin nyo rin pong live account niyo is yung at least kahit po minimum amount po at lang makapag-start po tayo no mas maganda po yun maramdaman natin at ma-enjoy po natin yung webinar at the same time live trading account natin okay so guys please do invite we are only 13 in the Zoom meeting natin. Ayan, nagsisend na si Sir Mark Alvin ng kanyang email address para po ma-send yung certificate and at the same time yung recorded webinar natin na video. So, we'll see po. Ayan. So, thank you po ano para at least alam po natin na maibigay natin yung tamang name po. Kayo po yung request natin. Ayan, so may sinasagot lang po mga messages, pasensya na. Ayan. So, ayan, thank you guys. No, please invite po, wag po kayong mahiya. Para ayan si Sir Christian, ay si attorney pala po siya, lawyer pala si Sir Christian. Thank you po for your time, attorney, sa ating webinar and I really hope po na may natutunan po tayo and ma-share po din natin yung opportunity having this free webinar and at the same time a worthwhile and a very good ano po time spent sa pakikinig at pag-join po ng webinar natin. Okay? So guys, again, please do invite. We still have 6 minutes na bago mag 6 o'clock. Baka meron po kayong gustong imbitahan. You can just send the link no ng advanced training. Nasa email niyo po yan. And at the same time, kung gusto niyo rin po makachat kami, can someone paste po yung ating Facebook group or yung aking Facebook account? Wait lang, ako na nga. Check ko nga ulit. Sorry po. At least makapag-message po kayo directly sa akin if you have concerns para po ma-address ko po kayo agad. Ano? Wala kasi si Ma'am Kathleen ngayon pero of course andito naman po ako to assist you all with all your concerns rather. Okay? Ayan, si Ma'am Belen. Ayan. Thank you po Ma'am Belen. We will send you and make sure that you do have the correct name and email address po para ma-send namin yung inyong certificate and recorded webinar. Thank you po Sir Record Eduardo De Guzman. Please include your email address para po ma-record natin yung ating correct name po. Ayan, Facebook group is also posted sa chat box para po makita ninyo and you could also join. Okay po. Ayan. So, lahat po ba ng nasa account, I mean sorry, nasa attendees natin ngayon, dati na po bang umattend or naka-attend or bago lang sa ating webinar? Ayan. So keep on inviting para po ano po marami tayo ngayon. Besides sabi ko nga po is
final na po natin ngayon. Final natin na webinar. So I hope guys makapag-join po tayo kasi you have all the rights and you have all the time para makapagtanong po sa atin, no? So Ma'am Ose, welcome po. Ayan. So kasama na natin si Ma'am Lucy to join us. Ako ma'am, yung day 3 lang nasa kalagitnaan ng webinar pero nag-brown out po dito province. Okay po. So you can review that particular webinar po. Isi-send naman natin lahat sa inyo, sir. Make sure na kompleto yung information natin. Okay, so para at least mapag-aralan po ninyo kasi talagang we cannot guarantee the internet connection. It's what normal here in the Philippines. Sorry. Lahat po tayo nagkakaproblema sa connections. Okay, so invite lang po. Huwag po kayong mahiya. And sabi ko nga, this is the last day na kasama natin sa webinar si Sir Nathan. So next webinar, we couldn't promise that he's still the one who will join us as our guest speaker, probably one of our MIBs or most or other mentors po na meron tayong available. So sige po, invite lang po kayo and please make sure po na maibigay niyo po yung ma-share niyo yung experience niyo not only sa trading but also the experience as a whole po kung paano po kayo na trade or paano kayo na accommodate po ng tikmil and especially ng ating mga what you call this ng ating mga MIBs at saka po ng speaker and host natin. Okay, baka po may tanong kayo habang naghihintay tayo kay Sir Nathan to join us, no? Okay. Huwag po kayong mahiya. Join, mag-invite lang po kayo. Okay? So we are only 24, including po the panelists. Ayan. Ayan. Hello, Ma'am Claire. Ayan, si Sir Conrado Isagani, hello po, Giancarlo, si Ma'am Merle, and I'm not sure how are you going to pronounce it, Merle Salgado, ayan, Romel, ay si Sir Romel, hello po, Ronald Yankee, hello po, ayan. Sino pa po? Sino pa po ang makakapag-invite? Sige po, message lang po kayo, ayan, si Ma'am Claire. Ayan, ang ating masipag na si Ma'am Claire. Sige po, invite lang po tayo ha. Pasend lang yun po yung... Ayan, check ko nga po. Diba lang po, Sally? Si Sir John Carlo Reyes. Ayan. Ayan po. Sige po, invite lang kayo. 6 o'clock na. So we are only 26 total, no? So, wait lang natin to si Sir Nathan. And guys, again, please invite po. Sabi ko nga, this particular last webinar, medyo maliksi na yung pag-uusapan natin. It's more about risk management, no? So, sabi nga ni Sir Nathan, lagi po tayo magkakaiba sa arlarangan ng risk appetite. So, isa po yun sa i-discuss niya mamaya. And I as far as I remember, madi-discuss din po yung risk-reward ratio. Itanong po natin yan sa kanya. So, I might not be available pag nag-close po tayo no ng webinar but at least I know Ma'am Lucy, Sir Alvin and Sir Pastor Shem will be around at least to assist po yung lahat po ng concerns natin. Ayan, Sir Alvin, thank you so much for that reminder. I appreciate po kasi po talaga yung mga email address tapos yung name ninyo in particular hindi po talaga naka-state sa registration. Minsan po talagang iniiba yung pangalan. I do understand the privacy po natin no, but lagi ko pong i-remind na Tikmil is a legit company and at the same time maganda po yung maibibigay natin na certificate para sa inyo. Okay? So that's for your own reference din po 'yan pagka naisama ninyo sa resume ninyo ang Tikmil as a certificate po. So makakaasa po kayo that your data we apply data privacy po no para we observe data privacy. So ayan, hello Sir Ian, kumusta po? Ayan, thank you so much. Ma'am, may question po si Sir Okay, Mancini. Go ahead.
Ano po yung question? Teka. May chance po ba na mag-seminar kayo face-to-face sa mga probinsya or cities? Wow, that's a good question. Sige po, kailan nyo gusto? Nasaan yung question na yun? Teka, 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 teka. Saan nakalagay yun, sir? Ayan, si Sir Mar. Ayan. Actually, Sir Marcel, yes, we are waiting for an invitation. Kung meron pong IB or introducer broker, talk to us or send po a message to us and then a request, pwede po tayo mag-usap kung paano natin may siset yung webinar na yan or seminar na yan face-to-face. We can make it at least two days the seminar, depende po sa magiging audience na meron tayo. And at the same time, if you will spearhead po, Sir Marcel, send me a message directly sa Facebook po. My Facebook link is there sa chat box. Pakisend na lang po ako ng message. Ayan. Para po mas mapag-usapan at maplano natin ng mas maayos. Okay? Ayan. So I hope nasagot ko si Sir Marcel. PM mo lang po ako, Sir Marcel. Ayan. Okay? Good PM po. Pasend po ng copy ng webinar. Sige po. Baka po mentoring kailangan niya po. Makompleto kami. Kasi dalawa pa kasi. Opo. Sorry, Ma'am Belen. Ano? Kasi actually, apat na po kayo nung nag-start po na collect tayo ng mag-seminar or mag-mentoring under Sir Nathan. So, happen po, hindi ko po makita yung tatlo. I mean, hindi nila, ayaw nila magtuloy o hindi po na-i-follow up or hindi ko na po nakita na kung sila po ay still interested. But don't worry, Ma'am Belen. Push pa naman, ipupush naman po natin yun para sa mentoring program ninyo na lima po kayo. Tatlo na lang po yung kulang or you can add someone or your friend or relatives na pwede rin at gusto rin matuto. Hello po, Ma'am Leng. Welcome. Ayan. Thank you po. Webinar of NFP last Friday. Ayan. Sige po. NFP, it's very nice po nung last Friday. We were able to participate sa non-farm payroll po live nung Friday. Okay? So, that's a very, very nice experience kasi it's been ilang webinars na po na hindi kami nakaka-attend because may gumagamit po ng Zoom link natin na sa ibang Tikmil countries, no? So, ayan. Ayan, si Sir Nathan. Hello po, Sir Nathan. Welcome and good evening. Evening. Rinig ba ako? Opo, rinig, sir. Loud and clear. Ayan. So, Dami natin ah. opo, pinilit ko, sir. Opo, we are five na po siguro. Ayan, five. Pero I will make you as one of the para sa presentation. Ayan. Kasi sir, I'm outside right now. Coding lang ako kaya hindi ako makalabas. So, nasa Ortigas area ako. So, nakiki-internet lang ako. So, that's why I let Ma'am Lucy, Sir Alvin, and Sir Shem to join us. And Ma'am Kathleen is not feeling well right now. That's why anytime po, baka po ako malag out kasi nakiki-internet nga lang ako. And I need to Okay, open the ma'am. webinar. Yes po, Sir, Pastor Shem. Pwede mo pong gawing co-host ng isa si Sir Alvin na lang siguro mas stable ang internet niya. Okay, para Co-host hindi po just in okay. case ma-log out kayo, Malaglag po ako. may Okay. sasalo agad. Thank you po. Pati si Sir Nathan naka-co-host na rin 'yan. Okay, Ayan. thank you po. So, okay, thank you for that Pastor Shem. So, ayan. Since anito na si Sir Nathan and I hope guys still invite pa rin po kayo no while nag-present si Sir Nathan sa ating topic for tonight. Today, tonight, sir, tama ba risk management tayo? Risk management, tapos mainly yung pag-setup ng Trade saka RRR, sir, no? anong RRR? Yung risk reward ratio. Oo, kasama yung sa risk management. Apo, ayan. Pasensya na sir, nahahawa ako dun sa GC kasi dahil puro mga abbreviation yung ginagamit nila eh. So, eh nung time natin walang ganun, 'di ba? Puro talagang buo yung mga binibigay natin ng mga technical terminologies. Ayan. So, sige Oh, po, hindi do tayo jejemon. kaya ayan, Diejimon daw kayo. O ayan, hindi sa akin ang galing yan ha. Huwag kayong magagaling. All Gagawin right. ko yung mundo. Ay, hindi daw Jejimon, sabi ni Sir Alvin. Kasi sir, yung kanilang GBP USD, GU na tawag nila. Akala ko tuloy gold eh. GU.
GU, GBP, USD daw yun. Tapos, tapos UJ, USD, JPY. So, there's a lot of, you know, jargons. Talagang jargons na siya para sa akin sa ngayon. Ayan, okay. So, welcome din natin si Steven, yung ating ambassador from the Infotech. And is Ma'am Isa around? Not, I haven't seen her yet, but welcome po yan. So, guys, again, magre-remind lang po ako, no, and 6:07 na. Before we start, please allow us po, and this is also one of the reasons maybe na different po ang webinar ng Tikmil. We always start and end our webinar with a prayer, and of course, asking guidance po. We do respect your organizations, your faith, your beliefs, but please do allow us to let this webinar start with a prayer, and it will be led by Pastor Shem. Thank you. Sige po, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, kami po ay nagpapasalamat sa gabing ito, sa aming last day for the series ng webinar na ito na pinagkaloob ng Tikmil. Lord, tulungan mo po ang aming tagapagturo, si Sir Nathan. May spill out niya lahat ng kanyang nalalaman at ma-absorb namin, Lord, at magamit namin sa aming mga trading, Panginoon God. At patuloy mo po, Panginoon God, na pagpalain ang bawat isa at maging profitable kami sa mga natututunan namin mula sa mga free webinars ng Tikmil, Panginoon. Sa iyo namin iniaalay, Lord, ang mga susunod na sandali. Nawa ay ikaw ang papurihan at ikaw ang mataas. Ang aming mga internet connection, Panginoon, ay gawin mo pong stable, maging walang distractions, maging focused kami sa pagpakikinig. At nawa, Lord, ay malinawan lahat ang aming mga kaisipan. Maraming salamat, Panginoon, sa knowledge na ito na sa iyo nagmula. Ito po ang aming papuri at pagsamba in Jesus' mighty name. Amen. 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 Ayan, so nagbabadya na ang aking internet. Anyway, guys, before we start, may question agad? Opo, si Rico Gaspar. May question or ba? Baka, hindi ko po makita. Sorry. Nag-raise po yung hand. Ano po yung question? Pabasa na lang po. Ayan, wala. May question ba? Walang, nawala po. I'm on the chat pero wala namang question eh. Ah, okay. Sige po. Verified account. Good evening, Ma'am wala, Claire. Good okay. Evening. So, wala naman. Parang wala naman. Alright, so before we start, guys, pakilala mo lang muna po tayo. No? Ako po si Sally. Ako po ang country manager ng Tikmil for the Philippine region. And Tikmil po is been in the Philippines for almost 8 years na po. So far, maganda naman po ang response ng market. And we continuously have this webinar po for almost 2 years na rin po. So, and at the same time, I would like to present to you ang isa po sa aking mentor na nag-push po sa akin to continue this career sa mundo ng forex trading. Siya po ay in this business for almost 30 years na. And sabi ko nga po, every time na i-present ko po or introduce ko siya, he has all the rights, the knowledge and the experience para po magturo sa atin ngayong gabi. So, ang ating topic for tonight is risk management and none other than po Sir Nathan Jinson. Good evening, sir. Thank you. Good evening, everyone. Maraming salamat sa introduction. Welcome dun sa 45 participants and to all the host members. Ang daming bago. Nice seeing you again, Ma'am Osa and Sir Alvin. Nice seeing you. First time, no? Kasi next time na may webinar, kayo na raw ni Pastor Shema magko-conduct. Yan ang sinabi sa kwento sa akin ni Ma'am Sally. Sir, hindi ako informed. Ayun. So, for tonight, no, ang topic natin ngayon is risk management. Kumbaga, we will be using or utilizing what we have learned in these past few days. So, we've been discussing market analysis, no? Mainly the fundamental aspects and the technical aspects of market analysis. I hope maraming natutunan kayong methodology, no?
how to best apply the fundamental part and how to best apply the technical part. So itong session na to will strictly center on how to implement what you have learned, no, these past few days. However, before we start, no, I'd like to set some ground rules lang. They're very simple ground rules, no. Ang gagawin lang natin is that if you have any question or concern, please type them on the chat box. Bakit sa chat box? Kasi yung mga ibang panelists natin, they're monitoring the chat box. Kung merong relevant question, they will interrupt me and then address your concern, your question. So in return, we will try to address them, no? So yun po, no? Wag na po sa Q&A. Do not even bother raising your hand. Kasi if I see you raising your hand, I will still request you to put up your question on the chat box. So wag na. Diretso na tayo sa chat box. And of course, ground rule number two. Sana naman yung question nyo, yung concern ninyo, is on topic. Hindi yung biglang tatanungin na single pa ba si Pastor Shem? Yung mga ganung ano, medyo malalayo tayo dahil di ba hindi naman nasa topic yun. So, without any concerns, any questions or ano, before we continue, now's the time. Kahit irrelevant question, out of topic yan, now's the time to raise them. As pahintay po, we are checking verified email. Ah, okay. Kay Sir Alvin, hindi ko alam kung kanina yon. Anyway, so walang taong. Okay, we start na, no? So, ground rules, ha? Don't forget them. Simple lang naman, para maganda yung ano natin, yung kwentuhan natin. Okay? Today, we will be discussing risk management. Medyo napaka ano nitong topic na to, kasi nagiging subjective yan eh. Iba yung risk management ng ibang tao sa risk management ko. So, it doesn't necessarily mean mali siya, tama ako, or tama siya, mali ako. It just goes to show that may kanya-kanya tayong style or character where yung ating magiging risk management, it will look depending on our risk appetite. So, sana maintindihan niyo yan at hindi magulo, no? So, going forward, ito yung muna pag-uusapan natin. Sinabi ni Miss Sally, RRR. So, risk-reward ratio. Importante ito kasi in the world of trading, dalawa lang ang outcome dyan parati. Either you make money or you earn a profit or you lose money or you turn a loss. So, since dalawa lang yung outcome niya, then it is safe to say that we can somehow create a system where we will apply it to our trading strategy so that the benefit will always be in our favor. Okay, so in my case, no, sa aking risk reward ratio, I followed the 1:3 risk reward ratio. Sa statistic class natin, di ba, when there are only two outcomes, di ba, either win or lose, di ba, it's almost always 50-50% yung lalabas, diba? Kahapon, napag-usapan nga natin yun, no? Kapag dalawa lang ang ating indicator, paano kung yung isa, gusto mag-buy, isa gusto mag-sell. So, 50-50, diba? So, dito naman, no? Bakit ginamit natin yung 1:3 risk-reward ratio? Going back to the statistics, when there are only two outcomes,
profit or loss, di ba? That the chances of generating the outcome will almost always be 50-50. So knowing that, no, bakit natin gagamitin yung 1:3? Ang simpleng explanation dito is that for every time we trade, ang iri-risk natin parate is one part, and the target, no, for the reward is always times 3 of that one part. So simplihan natin, no. Kumare ako, magte-trade ako, gamitin natin ng piso for example. Kunwari magte-trade ako, gumamit ako ng peso. Ang risk ko is 1 peso. So kapag bumili ako 100, tapos ang risk ko is 1 peso. So the minute it goes to 99, I will stop my trading at a loss. However, kung hindi naman siya na trigger, my target will always will be 3 times of that 1 peso. So yung figure na yun, that will be 3 pesos. So ang target ko, pag umakyat ng 3 pesos, that's the time I will trigger my take profit. 1:3. Kung 10 piso iri-risk ko, ang target ko dapat ay 30 pesos. Do you follow? Itong kung 5, edi times 3, 15. Ganun yung risk-reward ratio na ginagamit ko personally. No? Every time I enter a trade, I always take into consideration the risk-reward of 1:3. Yan. Bakit 1:3? Di ba, na-establish na natin na every time na mag-i-enter tayo ng trade, there's always a 50-50 chance na mangyayari, no? 50% chance na tama ka, 50% chance na mali ka. Okay? So, using the risk-reward ratio of 1:3, and we always use it, let's say, we always trade even 10 times. Pag nag-trade tayo ng 10 beses, and then parati ang target natin is 3 times 3 of that risk. Kunwari, tuwing magte-trade tayo, ang re-risk natin piso, at tuwing magte-trade tayo, ang target reward natin is 3 pesos. Even if we trade 10 times, no? So kung magkamali man tayo ng 5 beses at tumama tayo ng 5 beses, so ang pagkakamali natin is 5 losses, so 5 pesos 'yan. 'Di ba? Pero yung other half, 5 times tayo nag-trade na tama, times 3, edi 15 pesos. So kung at the end of the day, you traded 10 times and then half of that was a profit, 15 pesos, and the other half was loss, 5 pesos. So, at the end of the day, 15 minus 5, we're still up by 10. Do you follow? So, ganun yung ating strategy parate. Risk-reward ratio natin is always 1:3. Now, bakit 1:3? Pwede naman 1:2. Diba? Pwedeng 1:4. Or pwedeng 1:5. It's really up to you, no? But to me, this is what I want lang for... Kumbaga, ito na yung... This is the conservative part of me. Bakit 1:3? Kasi even if I trade 10 times, again, the maximum tolerable losses ko is 7. No? What I'm trying to say is, nag-trade ako ng 10 beses, kahit 7 beses akong mali, no, maayos pa rin yan. Kasi tingnan nyo, 7 times 1, so that's 7, no? But ilan tama ang trade ko sa 10? Mali ako ng 7, tama ako ng 3. 3 times 3 is 9. So, anuhin natin, balik natin sa piso yan. So that's 9 pesos that I made out of 10 trades. And then I lost 7 pesos
out of the 10 trades. So 9 minus 7 is still 2. So at the end of the day, kahit talagang malas na talaga ako, which is di naman nangyayari yan. Kasi di ba, almost always, it's 50-50. Di ba? So kahit pa paano, talagang malas na ako nung araw na yon. Kahit 7 beses ako nagkamali, 3 beses lang ako tumama, eh, I will still end up with a profit at the end of the day. Kaya ito yung ginagamit kong risk-reward ratio. 1:3. Medyo nasa risk, yung risk appetite ko rito medyo mas mataas. Dahil kasi diba, even if I lose 7 times out of 10, which is not, well, which is remotely possible. Kasi iba nga, mag-toss coin ka dyan ng 100 times, eh, hindi nalalayo yan eh. It's either 49-51 or 50-50 or 48-52. Oh, alos pareho lang. Eh ganito lang naman din sa trading. Dalawa lang ang outcome dyan eh. Tama ka o mali ka. You follow. So if I am very unlucky today, I traded 10 times today and then sa kasamaang palad, 7 times akong natalo. Okay pa rin. Kasi 9 pesos ang kinita ko, i-minus nyo yung natalo kong 7, meron pa akong 2 piso. So it is still not bad for me, no? Pwede na yan. Tapos, come tomorrow, Thursday, trade uli. Even if I trade 10 times and then lost 7 times, at the end of the day, I'm still up by 2. Diba? Do you follow? So, if you will notice, no, pag ako nagtitrade, pag talo, talo. And I don't feel anything. Hindi yung iba kasi mga traders, eh, halos umiiyak na, gustong manggulo ng ano. Meron ako naging client nung natutong mag-trade. Sabi niya, Nathan, I got discovered. No? I know how to trade na. O pinabayaan ko, no, yung 10,000 niya kasi naging 13, no? So ganda, sabi ko, might as well pull out the 3 para at least yung ano mo na lang, yung exposure mo na lang, eh kung tutusin is only 7,000 na lang. Ayaw niya, no? Sabi ko, try to pull out the $3,000. Ayaw. Alam niyo ba, the following week, lahat kami sa opisina pinagmumumura niya. Kasi natalo siya ng 2,000. As if kasalanan namin. No? Pagtawag na pagtawag niya sa reception, galit na siya. No? Katingin sa akin yung receptionist. Nagpapanik. Tapos tumatakbo. Sabi, sir, si Genit. Munti ko ma-mention pangalan, baka kilala niyo eh. Si ano, on the phone, galit na galit at naghahanap ng makakausap. Sabi ko, siya akin na, transfer mo sa akin. Oh, medyo nahirapan ako intindihin siya kasi wala siyang ibang pinagagawa kundi sisihin eh. Galit sa akin, galit sa computer niya, galit siya sa asawa niya, galit siya sa aso niya, no, pati sa akin. Tapos it turns out, talo lang naman pala siya ng mga roughly about 1,000, close to 2,000. Sabi ko, iba't iiyak. At ka umiiyak, ipanalo ka pa rin kung tutuusin. Pero, kasi, actualized profit na nga naman yun. So, walang nangyari sa usapan namin. Kasi sabi ko, you're still up. Eh. Sinabi ko sa'yo nung i-pull out mo yan, hindi ka naman nakinig. But, syempre, ikaw naman iyaano sa kanya na eh. At tanga-tanga ka eh, di ba? Pangit naman sabihin yun. So, alam, he hung up. There's nothing for me to do there, di ba? So, okay lang. Continue lang ako mag-ayos ng araw ko. But the end of the week, tumawag uli siya. And this time, hindi na siya galit. Umiiyak na. No? So, mind you, tinuruan namin ito. Ginamit namin itong risk-reward ratio. Tinuruan namin siya lang lahat ng pwede namin ituro sa kanya. Kaya nga sabi niya, I got discovered. Anyway, Sir Nathan, tumawag. Yes. Sorry po. May question po sa
si Randy. Kapareho daw po ba ng stop loss ang risk-reward ratio? Ang risk-reward. Ha? Pareho po ba ng pareho po ba ang risk reward sa stop loss? In a way, Randy, yes, no? Medyo ano 'yan? Pag-uusapan natin 'yan mamaya, no? Tama ka. You can compare that to a stop loss. Dahil kasi 'yan nga yung i-implement natin eh. And okay? may isa pa po sir na question. From John Carlo, is RRR of 1:5 or better, a lot more unattainable and or unsustainable in reality, especially in the live account trading? If otherwise, what yung 1:5 po ba na RRR is unattainable or unsustainable? Pwede yan. Sabi ko nga sa inyo eh, you can modify this, no. I'm just explaining this kasi ito yung ginagamit ko. Hindi ko naman pwedeng sabihin i-explain sa inyo yung hindi ko ginagamit dahil iba baka may mga questions kayo doon, hindi ko kayang sagutin. Pero dito sa risk reward ratio na 1:3, sa akin pwede yan. At that is easily achieved. Now, if you're saying that 1:5 is your planned risk-reward ratio, go for it, Randy. Randy ba o si John Carlo? Go for it, John Carlo. Walang pipigil sa'yo dyan. At saka, pwede nang tirahin na ganyan. Pwede itong magtugma ka niyan. And mind you, John Carlo, this is based on your technical trading. This has nothing to do with fundamentals. Kasi hindi ka naman makakapag-setup ng risk-reward ratio mo kapag fundamental ang galaw eh. Diba? Kasi you act accordingly eh. Biglang nagkaroon ng tsunami, you know what to do. Diba? Hindi ka nagagawa ng trading plan na iko-compute mo yung risk mo, iko-compute mo yung reward mo. No? But you use this on technical analysis lang. Okay? So, 1:5, sabi ko kanina, pwede naman yan eh. Kung gusto mo pa, 1:10. It's really up to you. Kailangan lang talaga, gandahan mo yung trade mo. I hope that answers the question, Giancarlo. Sir, meron pong follow-up questions or question from yes. Mark Jed Arevalo. Sabi niya po dito, thanks for personal testimony. How about supporting literature or studies for 1:3 risk reward ratio? Parang ang tanong niya po, meron po bang academics or mga literature to support that claim po na 1:3 risk reward? I'm not sure about the question, pero literature about risk reward? Is that what po, yung sa 1:3 kasi parang it's a personal testimony niyo po ngayon po parang nag-i-inquire po siya kung meron po bang parang academics or literature to support that 1:3. I don't know of a literature or academic or a book if you're thinking of that, no, that discusses the risk reward ratio. I am discussing the risk reward ratio of 1:3 is because it is based on my almost 30 years of experience. Come 2024, 30 years na talaga ako. June 18 of 2024, it will be my 30th year anniversary of trading the forex market. So wow. wala akong alam na libro na nakita ko sa alam mo naman yung mga libro no, lalo na yung mga hardbound books na ano. There was even a book that I bought for 18,000 pesos all on regarding technical analysis. This was even before the year 2000. It's mga 1998 yata ito, 97. So, turns out, naging paperback,
Hardbound siya by Charles Wagner, technical analysis by Charles Wagner. Alam mo kung anong nangyari sa libro? Pangharang ko sa pinto. Yun na lang. 18,000 yun noong 1998. No? So, wala eh. Alam mo, binasa-basa ko eh. Ang problema, it's just it, no? They're creating that, they created the book just to make a sale, not to really teach me. Or ano, de, kasi yung mga nando dun, nakikita ko na sa internet eh. Ayun, so, I don't know of a book that deals exactly with the risk-reward ratio of 1:3. So, hindi ko po alam kung ano pa yung ano niyan. I hope I was able to answer that question. Sir Alvin, tama ba? Kay Mark? Apo, opo, galing kay Sir Mark. Opo. Salamat po, sir. Salamat. Oh, thank you. Si RJ, maybe ang sinasabi is kung similar ang logic. Pwede eh. Oo, tama yan, RJ. No? Parang Fibonacci na rin yun. Pero hindi naman siya ano eh. Based lang talaga siya sa statistics eh. Lahat naman tayo, di ba, dumaan sa statistic class. Diba, alam naman natin na sa stat natin eh, kapag dalawa lang ang outcome eh, almost always 50-50 yung result niyan. Kaya ginamit ko lang yung talagang pinakamababa, which is 1:3. Pag 1:2 eh, parang kailangan 5 yan eh. 5 na talo, 5 na panalo. Eh parang di naman ano yun. Eh, yun na nga yung result ng actual stat mo kung magte-trade ka eh. So at least 1:3, kahit lumamang pa ng 7 beses yung talo, nakakabawi pa rin ako. Ayun. So I hope this answers all the questions so that we can now move to how to use this on technical analysis, no? And I have to reiterate this, no? We only use this risk-reward ratio on technical trades. Kasi di ba, there are two types of trades that you can do. Fundamentally and technically. So, ito, technical. Medyo malito kayo. Now, going back, if you are risking this number of points, the reward should always be 3 times of that risk. But, as the saying goes, pwede nyo itong i-modify, pwede nyo itong i-amend, no? To suit your character. Kung masyadong conservative yung kinita na 1:3, gawin ko kayang 1:4. Pwede pa rin. Basta yung principle niyan, if you're risking this number of points, you have to multiply that, no? To the target, to your ratio. Kung if it's 3, then multiply it by 3. If it's 4, multiply it by 4. Yung kay Giancarlo ba yun? Yung sa 1:5? Edi, i-multiply mo by 5. No? Simplihan lang natin yan. And then you implement that on the trading plan. So, pag magsiset tayo ng profit, parating 3 times ng ating stop loss point. So, kanina natanong din yun, yung risk-reward ratio ba is connected to the stop loss? Yes, it is connected. So, kung magre-risk tayo ng 10 pips, edi yung target natin sa take profit will be times 30 of that 10. Okay? So, itong isang paborito kong ginagawa. Kung malapit, kung minsan kasi there are times na tamaan na yung target ko, pero pag tinitignan ko yung chart, parang meron pang ibubuga, meaning pwede pang lumarga, eh kadalasan, ayoko naman na nape-pressure ako na binabantayan ko yung market, no? I'd rather do something else. So what I normally do is, once it's almost near my target
take profit, what I do is I start implementing the trail stop. Napag-usapan na ba ninyo ito? Yes or no? Or are you familiar with the trail stop? Parang this ano sir, wala po. Wala pang na-discuss about trail stop. Oh, okay. Kahit nung introduction? Tsaka MT4? Opo. Hindi, okay. At least sa end ko, hindi ko na-capture. Sorry. Sige. Opo. Okay lang. Oo. Discuss natin ngayon. Or kaya mamaya, implement natin. Trail stop. Okay? So, maganda to. Kasi parang ano to eh. Minamaximize natin yung profit potential. So, ang nangyayari, hindi na nagiging 1:3. Nagiging 1:2 na. Okay? Okay. Dito na po tayo sa pag-setup natin ng trading plan. Since alam na natin na meron tayong standard parate, no? Sa pagkuha ng ating stop loss at saka target, no? Actually, yung pag-analyze natin ng market, ako, no? Pag ako nag-analyze ng market, kaya ako nag-analyze ng market kasi ina-identify ko kung saan pwede magkaroon ng stop loss. Kumbaga parang pag na-break niya yung presyo na yun, kunwari, nakabay ako, so gagawa ko ng stop loss pababa. Doon ko gagamitin ngayon yung pag-analyze sa market para pagka alam ko na, pag ito na break, saka ako magse-set up na stop loss. Ano po yan? Ano raw? May nagsalita. Wala. Okay. Sige. Moving on. Ladies and gentlemen, when I'm about to trade, Milesio, just type your question. I cannot even see why you're raising your hand. Ayun sir, may na-type na po si Sir Milesio. Kailangan ba exact value ng pips sa baseline? Anong baseline? Ng support o may allowance? Mamaya, papunta tayo dyan. Ano? But in essence, no, sa kung kandila yung binabase natin, doon lang ako sa body ng kandila, hindi doon sa dominance nung wick. So, binibase ko yan sa aking candlesticks, no? Hindi sa tawag dito, sa week. Okay, so going back. 5 questions na kailangan kong sagutin. I'm not sure how you create a trading plan. Meron na si Pastor Shem, meron niyang sariling system. Si Sir Alvin, meron niyang sariling system. Si Ma'am Osa, meron niyang sariling system. Si Ma'am Sally and Ma'am Kathleen, they have their own systems. But this is my system. You are more than welcome to modify this. Or if you want, you can just follow this. Maria, would you mind typing your question na lang? Kasi I see you raising your hand, but I don't know why you're raising your hand. So please, no? Type your concern or question. I will stop. I will wait for your question. Why you're raising your hand? Sir, baka may nahihirapan lang ibaba yung hands kasi mahirap control dun sa Zoom nila. Please okay. Continue na lang, sir. Thank you po. Okay, sige. Thank you, Pastor Shem. Okay, 5 questions. Ito yung sa akin, ha? So, wala sanang violent reaction. So, number 1, no? Siyempre, after analyzing the market fundamentally and technically, dalawang aspect yan.
I will be given an idea on what currency or what instrument to concentrate my efforts on. So, pwedeng euro-dollar, pwedeng OCN, pwedeng gold, pwedeng Brent, pwedeng BTC, any instrument, no? Pwedeng oil. So this is the first question that I will have to determine, have to answer, what instrument to take or to trade. Second, no, again, based na din sa aking analysis, fundamentally and technically, ano yung gagawin kong position? Pag sinabing position, am I going to buy that instrument? Or am I going to sell that instrument? Okay? So that is the second question that I need to answer. The third question that I need to answer, no, is at what price or what price range? Dito na ngayon papasok yung aking ano sa technical, no, yung aking bias sa technical. Kasi sa fundamental, hindi mo naman masasagot yan eh. Diba? Pagka kunwari binasa mo about the Ukraine and the Russian war, it won't tell you what price of oil you need to buy. Diba? So, dito na ngayon papasok yung technical analysis natin. Siyempre, titignan mo na ngayon yung chart. So, kung saan ka magandang bibili o bibenta. Titignan mo na ngayon different time frames, no? From 1 month all the way down to 1 minute, no? Yan ang sequence na ginagawa ko, no? The fourth question, ito na yung papasok yung risk reward ratio. No? Saan natin ilalagay ang stop loss? Siyempre, kapag bumili ka, kunwari near the resistance, near the support, kaya ka bibili doon kasi nakita mo na nga na merong support, no? A clean break of the support, doon ka magde-decide na magiging stop loss mo. So i-identify natin ngayon kung saan yung stop loss natin. So makikita natin kung number of pips yan from the entry price. So if it's 20 pips, the automatic, no, tinitignan natin yung ating target, no, based on our technical analysis. Pero yung target natin wala na, free floating na yan, no. We don't need to analyze it by creating resistance levels and then put the target there, simply because we're not using that, no, to set up our target. But you can do so if you want, no. What I'm saying is I will use the risk reward ratio of 1:3. So I have now, if I have 20 points as my risk, then I now know what my target will be. It will be 60. Okay? So if you will notice, ano ang inuna ko dito? Ang inuna ko dito ay yung aking stop loss or yung aking risk. Diba? So that when I start computing for the fifth question, which is, what is my take profit? Then I will be able to determine kung saan yung take profit ko. Diba? So malinis, diba? Maayos na maayos yung ating ano. Ulitin natin. Anong instrument ang ating iti-trade? That is the first question. What instrument to trade or to take? So this is based on our fundamental analysis and technical analysis, no? But mainly fundamental. It will give us our bias, no? That will enable us to answer the second question. After reading the fundamentals, sasabihin, oh, the dollar is weak, no? So what we will do is now, we will now look for the good. Nakita na natin yung instrument, no? Dollar. So we will now look for a counterpart of the dollar that is attractive to trade. So alam na natin, and alam natin yung position natin, no?
We will sell the dollar. Then, after that, use the technical charts to identify the good a good price to enter the trade. Kaya dito, if you will notice, it says there at what price or at what price range. Now, once we determine the price, then we can determine the stop loss or our cut loss. And from there, once we determine the stop loss or the cut loss, we can now determine where to put our take profit. So that's it. Five questions that I need to answer. And alam nyo, tuwing gagawa ko ng trading plan para i-present sa mga clients ko, kinakabahan ako gawin ito simply because kasi I may be wrong. I may be, you know, second guessing myself. Pero once I have established this, I just, you know, review it 3 more times. Okay, tama na to. Bakit ako sa dollar yen magte-trade? Bakit ako sa euro dollar magte-trade? Bakit ako magbabuy or bakit ako magse-sell? No? Review lang, no? And then once I have done that, then that's the time I present them to my clients. Now, if I'm a trader, if I'm trading my own money, they once I have this, the all I have to do is start my ano na, implement my trading plan na. That then that's it, no? Ganun lang kadali. Basta tatandaan lang po ninyo, no? I want you to plan your trades. And once you have that plan, no, you trade that plan. No? So, simple. Plan your trades and trade your plan. Okay? So, ito yung ano natin, example natin. But disregard nyo na lang yung, ano, yung price. No? Kasi that is not the actual price anymore. No? Okay, after analyzing, this is just an example of answering the 5 questions that I in my previous slide, no? So ito na yung sample trade natin. Okay, based on reviews, no? Based on technical analysis, based on fundamental analysis, we have determined that we plan to trade euro dollar. And then based on fundamental and technical, we have determined that it is good to buy the euro dollar. Then we buy it between 1.0950 and 1.0965. Assuming we took it at 1.0950 and then the stop loss is 1.09000. No? So that is a 50 point loss. So ang target natin will be simply by multiplying it by 3. So ang take profit natin will be 1.11000. Okay? Any questions? Tama ba to? Parang mali. Parang lampas ano? Or kulang? Ayun. Let's move on. Let me just stop my screen here for a moment. Mileso, example lang po yan. Walang pinagkuhaan yung 1.09000. I'm just using it as an example to answer the previous slide. Si Miss Claire, is it possible na wala pong stop loss, TP lang? Yes, Miss Claire, possible po yun. Pero ako kasi, baligtad eh. Possible sa akin wala akong TP, pero definitely parati ako merong stop loss. Pero possible po yan. Kasi ang tanong mo, is it possible? Of course, yes. No? Pwede ka naman mag-trade yan nang wala namang stop loss at wala rin take profit eh. Kumbaga on a whim. Bigla mong na decide na okay, tama na to. Pwede. Yun. No one is going to stop you. But to me,
Baligtad po eh. Kasi stop loss yung sinasabi mong wala, pero may TP ka. Sa akin, baligtad. Almost always, wala akong TP. Pero meron akong stop loss. Yun. Let me stop my screen here for a moment. Kasi para anuhin ko yung aking MT4, no? Buksan natin yung MT4. Sandali lang po. Sorry, ang dami ko na buksang daming task kasi sa work kaya naipit ako. Nakikita niyo yung screen ko? Hindi po, sir. Hindi ko pa nasi-share. Sorry. Wala pa, sir. Oh, ito na, ito na. At may follow-up question po si Ma'am Claire. Sir. Yes, Miss Claire. I mean, hindi muna mag-close if losing. Teka lang. Let me read that back. I mean, hindi muna mag-close if losing. Miss Claire, medyo maggulo, no? Does that mean na meron ka ng stop loss price in mind pero hindi mo lang in-implement? Kumbaga, tatanggalin mo lang siya ng manually? Ganun po ba yung ibig mo sabihin? Or, kasi, I mean, hindi mo na mag-close if losing. Ano kung bumaba ng bumaba lalo, lumaki ng lumaki yung loss? Hold lang. Ganun po ba? So, I'll wait. Hold, hanggang imatik na cut ng ano, system. Oh. Ibig ko po sabihin, hindi ako mag-exit. Yes, hold lang. Oo, pwede naman yun. Wala namang pipigil doon. Kasi ang tanong mo, is it possible, di ba? So, it's possible. Kunwari, nag-open ka, $10,000. Tapos nag-open ka ng buy. No? Tapos pabayaan mo hanggang ubusin ng market. Pwede naman po yun. Tapos hintayin mo lang mag-take profit. Actually, naalala ko yung isa kong client, bankero, ganyan ang sistema niya mag-trade. Tapos bago tuwing makukall margins siya, maglalagay lang siya para ma-absorb niya yung ano. We were trading pound dollar then kasi may positive swap kami noon eh. So talagang long term yung trade namin. Pero Miss Claire, oo, pwede yan. Yes, ang sagot dyan. Is it possible na walang stop loss? Yes, that's very possible. So let me just clean my chart. Ang dami. Ito yung mga naiwan natin eh. Delete ko lang muna lahat, ano? Para malinis. Ano to? Euro dollar, 1 minute. Okay. So, kunwari ako mag-trade. Ito yung setup ko to answer the 5 questions. Na ano na natin yung number 1 question, euro dollar. That is why my chart is on the euro dollar chart, no? Kasi yun yung gagamitin nating instrument to trade. Now, I will now have to know ano ba ang gagawin ko sa second question. Will I buy or will I sell? So, titingnan ko yung chart. Nasagot na kunwari ng... Huwag na natin i-discount na natin ang fundamental. Tingnan natin yung chart. Advisable po bang walang stop loss instead of stop loss, mag-average lang po? Yes, Ramel, if you want, nasagot na natin yan kay Miss Claire, no? Pero ang tanong mo advisable eh, no? So relative yung question mo and very subjective. If you're asking me, my answer will be no, it's not advisable, no? And then the second question is, instead of stop loss, mag-average.
from experience, no, I will only advise average trading kung malaki kapital, no. Pero kapag kunwaring maliit lang, hindi. If we're talking about $10,000, that is small change, Ramel. If we're talking about $100,000, doon pwede na ako mag-consider, no. Kasi yan ang average portfolio ng mga clients ko, eh. I don't accept 100,000 below. If you want me to trade your account, it has to be $100,000 up. So, doon I would consider averaging. Pero on a $10,000 account, mag-average ka. Wala, matutusta lang siguro yan. Okay. Balik tayo. I need to answer question number two. Ano yung question number two? What position to trade? Diba? So, ito, walang analysis, ano? So, iaano lang natin yan. Kumbaga, tinignan lang natin, okay, mukhang ito ang itsura nito. Mukhang ito ang aking magiging bias. Ito yung nakikita ko for now. So, ano ang bias ko? Alam nyo na kagad, no? Siguro, naiintindihan nyo na kagad yung bias ko. Ano ba yung bias ko? Ang bias ko is that it's going to go up. No? Since August 8, it has been slowly going up on a 1-minute chart. No? So, ito yung bias ko niyan. So, question number one. What instrument? Euro dollar. Question number two. What position to take? We will buy. Question number three. Saan natin ibabuy? Malapit na siya sa aking ano, sa aking trend line. Di I buy now? One lot lang ba? Gawin natin, ayan. So, nakabili na tayo. Okay? Now, let's now go answer our question number four. Anong gagawin natin dito sa question number four natin? Saan ang stop loss natin? I have reason to believe that this is a strong support. Diba? O yun na, mukhang tatamaan na. So kapag tatamaan na itong anong to, anong presya? 1.09746. So I view my toolbox and then I put my stop loss here to be 1.09746. A break of that will be my stop loss. So ito na, di ba? Naka-indicate na yan. Bumili tayo sa 0987, stop loss natin sa 46. Okay, that's 41 points. So ang bilis, no? Compute lang natin ng 41 times 3. 123, sir. 123. So, isa-set lang natin siya, no, ng ating ano rito to be 123 to be our take profit. Ayun. Sorry, dito nakalagay sa ano to? Kanina 41? Oh. Opo. Yes, 41. Okay. Yung 41 na to, ito yung nakalagay na difference between my buying and my intended stop loss. Now, since sinabi ni Shem, 41 times 3 is 123, linagay ko yung 123, automatic, naglagay na siya ng value rito sa take profit. So, all I have to do is modify my order. Nandoon na siya. Kita niyo? So, tama na yan. That is already a sound trading plan. No? So even if I maximize this, pag tumama yung aking
pag na-stop out ako at 1.09746, I will be stopped out. Tapos ang target ko 1.09910 times 3 of my stop out points. Clear po ba? Any questions? Paulit daw, sir. Anong paulit? Okay. Ay, clear na pala. Okay. Oh, clear na? Ah, si Romel. Nagtatanong. Any question on the trade plan? Lapit ng tamaan. Malayo pa pala. Questions, sir, po? Sir, siguro ito yung usual pwede rin tanong. Pwede bang i-adjust ang katamaan? Yung alin? Yung stop loss mo? I-adjust? Oo. Ito, pag in-adjust natin yung stop loss natin, pwede naman yan. No? Gawin natin 1.09740. So, pag in-adjust natin yan, naging ano siya, di ba? 40 na. Pero, syempre, we have to compute again dito sa ating stop loss. Papalitan din natin yan. Or pwede natin hindi na palitan. 6 points lang naman ng difference. Pero ang problema niyan, times 3. But you can adjust that, no? Ayan. Saan tayo nakaano kanina? 46, no? Ayan. We can adjust it. Ayan. Tanggalin ko lang yung red line. Para kita yung stop loss. This is the stop loss, the red perforated line. Asan yung profit? Hindi natin makita eh. No? Ayun, kita na yung profit. Ito, yung target natin, times 3 of the difference between the ordered buy and the stop loss. May question, sir, si Milesio. RJ. Si Sir Milesio. Si RJ. Ulit lang po sana kung paano ma-determine ang entry. Okay. RJ, lipat natin, balik natin sa 1. Tapos zoom in natin. Ba't nawala yung aking trend line? Di ba, RJ, ganina gumawa tayo ng trend line no, na upslope o natanggal na. Anyway, nung time na yon yung presyo, nung nag-decide tayo mag-buy, bakit tayo nag-decide mag-buy? Kasi nga, di ba, kung titingnan natin ito, upslope siya. So, ang dapat na position natin is to buy. Tapos, ginawa natin, hinanapan natin na magandang presyo bibili. Eh, since yung market malapit sa ating support, we decided to buy it at this price. Ito yung blue arrow. Diyan tayo bumili. Tapos, di ba sabi natin, a clean break of the support, no, will determine na baka may possible reversals. Kaya, nung sinetup natin yung trade dito, dito yung stop loss natin. Kasi kapag na-break yan, baka tuloy-tuloy pa. So, we created the stop loss at that price. And then, na-determine natin kagad na 41 points lang yun. E di times 3, e di 123 pips ang kailangan natin i-target. So, na-determine natin yun. So, nakapag-create din tayo. Ayun. Malalaman natin yung ating history kapag dinaanan natin yung history graph. No? So, ito yung trade natin.
na-stop out tayo, pero may take profit tayo kanina. Ayun. Hindi lang tayo tinamaan, hindi lang tayo suminerte. Tinamaan tayo, eksakto, 41 points. Sana pala, no, hindi ko na in-adjust, no, Shem? Baka siguro hanggang ngayon, nasa market pa rin tayo. At any rate, so, I hope, RJ, no, nasagot na kita kung paano na-determine ko sana ako magbabay yung entry ko. Ayan. Kasi binibase ko yun dun sa aking support. Si Sir Milesio, saan i-place ba yung buy malapit exact sa baseline ng support ng Alana Allowance? Yes, Milesio. Di ba nag-buy ako dahil malapit siya sa support? Tapos nag-set ako ng stop loss ko pag na-break niya yung aking support. Eh na-break nga. Kaya na-stop out ako. Ayan, si Jen, do you trade your new trading plan in demo before trading it in live? Once I create, Jen, my trading plan, I trade it on live. Kasi it makes no sense to do it on demo. Kasi baka mamaya, di na ako balikan ng presyo eh. Diba? So, sa demo, na-apektuhan na yan, umakit, bumaba, na-stop out, o na-take profit. Iba na yung presyo. So, I now have to create a new trading plan based on the current prices. So, no, I do not trade my plans on demo. I do it on live. Yan. Alin ang papakita ko sa chart, Milesio? Ayan. This is now a complete trading plan. Unfortunately, we got stopped out. Pero trade tayo using ano naman. Let's now try to trade. Using SAR. Diba, paano gagamitin yung SAR? Diba sa SAR, kapag ang DOT nasa taas, it's a signal for you to buy. Discount mo na yung trend line mo na yan. Wala na yung useless na yung trend line kasi you are now trading it based on a specific indicator, a trend indicator, and this is the indicator that we will be using, no? For the last 5 minutes, it gave us a signal to sell. So we will wait until mag-signal na siya ng buy. Paano natin malalaman na signal to buy? Kapag yung DOT nasa ilalim. So the minute na magkaroon ng DOT sa ilalim, whatever the price is, I will just trigger the buy. Kasi ngayon nasa taas eh. Diba? So siguro tatanungin niyo ako. Eh, since nasa taas yung that, might as well sell now. Pwede natin gawin yan. No? Pero, hindi yun yung normal practice kasi. No? Ang normal practice is to wait for the DOT to be plotted below. And then that's the time you buy. Okay, but for example lang, no? For purposes of example, andyan na nga. We sell na tayo ngayon. So dito tayo nakasell. Sa next stop loss natin, uncooperative yung market, ano? Pagka-sell natin, bigla siyang umakyat ng ano. Sa next stop loss natin, kung ano tong presyo na to? 1.0979. Tandaan nyo, 0979. So gawa tayo ng stop loss dito na ang presyo ay 1.0979. Then set it up. If you will notice, yung red perforated line, tingnan mo, nakalinya dito sa DOT. Kasi ang current stop loss natin, no, sino nagdetermine ng stop loss? Yung indicator.
siya na ang bahalang magbibigay sa atin ng kung saan ang stop loss natin. Marcel, nice to see you here. Diniscuss natin to kahapon. Ang tawag dyan ay parabolic SAR. So, ayun yung that. Doon tayo mag-stop loss. Ito na yung stop loss natin. So, hintayin natin. Padagdag ng padagdag yung ano, ang dot. Ano yung bagong dot? I cannot seem to get the new dot. Masyadong malapit sir kasi dun sa line. Kaya baka gusto nyo, pwede kayang i-zoom in pa. Yan. Hindi. For some reason, ayaw niya magbigay. Anyway, one way to change this is to just move the dot at the perforated line. Tatlo na. Ayun, dito na natin ilagay. So, doon na yung stop loss natin. And if you will notice, iba na. 89 na ang stop loss natin. So, continue lang yan until such time na kapag yung dot nasa ibaba na. Do you follow? Oh, Marcel. Okay na? Ang pag sir, nasa taas ano tong Peter, no? Just to clarify, kapag nasa taas ang dot, signal to buy. Kapag nasa baba, signal to sell. Baligtad, Peter. The dots are up. So it's a signal to sell. If it's below, if it's down like this one, that's the signal for you to buy. Yeah. Diba? Kaya nga tayo nag-sell eh. Kasi yung dot nasa taas. Okay? So, binibili po ba yan, sir, ang mga indicator or pwede i-download lang sa App Store and Play Store? Marcel, kapag dinownload mo yung ano, yung MetaTrader 4 or MetaTrader 5, no? Naka-pre-install na itong mga indicators. However, if you want, you can also buy indicators of your own and then you can install them on the platform. Pwede niyong gawin 'yon. Pero sa akin, more than 100 indicators na eh. So, more than enough na yan. Yan. Hanap ka na lang ng indicator na favorable sa'yo. Na di favorable. Kung ka komportable. And then use that. No? Kasi marami namang indicators eh. I'm not a believer of buying the indicators. Parang kagaya nung binili kong libro, yung Technical Analysis by Charles Schwab, 18,000 pesos noong 1997, 1998. That's a lot of money na during that time. O tingnan mo ngayon, pangkalso ko na lang ng pintuan. Sayang. Ayun. So, asa na tayo? Medyo mabagal ang market ngayon. No? Dapat gumagalaw na ito ng ganyan. Eh. So, ito yung... TP, sir. Maglalagay pa tayong TP. Pwede tayo maglagay ng TP. Teka lang. Usog natin to para ayan. So ito na yung TP na SL natin, di ba? So ilang points? 42. So times 3, 126. Tama ba? Apo sir, tama po. O 126. Linagay ko lang yung 126. Bakit? Where did I get the 126? Ang stop loss ko, the difference between my stop loss and my entry is 42 points. So 42 points, my position will be stopped out at 84. Once that happens, stopped out ako. Now, my TP I need to determine. So 42 na yan. Let's use the risk reward ratio. My TP should be 3 times of my risk, which is 42 points. So, kinumpute ni Pastor Shem, 42 times 3, 126.
Nung linagay ko yung 126 yan, automatically, oh, tingnan mo, andyan na kagad yung presyo. So all now I have to do is modify this. Then that's done. If we look at it on a 15-minute chart, ayun yung stop loss ko, ayun yung ano ko, hindi yan yung ano, kasi sa minute chart tayo nag-re-rely. But this is my take profit. Yan. So, gets yun na. Dali, no? But let's go back to 1 minute kasi nabago na naman yun. So, let's move our stop loss to the proper dot. Kaya lang, ito yung schools of thought dito. Babantayan mo to, tapos maya, adjust ka ng adjust, amend ka ng amend. E di, pag inamend mo yung stop loss mo, iba na yung stop loss mo, 39 na lang eh. Diba? So, you now have to adjust again your take profit. Diba? So, magkano na yung dapat natin i-adjust? Gawin na natin itong 39 times 3. So, 117. Tama ba? Is it 117? Yes, sir. Oh. Yes, sir. So, 117. Pintik na yan. Pinalitan na naman. Kailangan. Teka lang. Naiba na naman eh. So, usog natin uli ito. Ayan. So, compute. Recompute. 37. 116. Okay. 111 para sa siya. 111. Ayan na. So, modify. Nabago na rin ating take profit. Tingnan natin sa 15 minutes. Nabago na yan. Ayan yung take profit natin. And so on and so forth. Ayan. Ito yung trading na wala nang masyadong analytics na gagawin. Kasi meron na akong isang indicator that is telling me, relax Nathan, I got this covered. So, I will tell you when to buy and I will tell you when to sell. Ganun lang kasimple yung instruction na yan. Almost always, ito, tatamaan ako ng stop out, masa-stop out ako. Kasi malapit na yun. Malapit na siya. Pero, pag na-stop out ako, it goes to show na tinamaan na yung dot at yung dot lilipat na sa ibaba. So, wala na ako sa market. I'm no longer selling this instrument. Ano ang indication kapag ang dot nasa baba? Di ba ang indication niya is for you to buy? So, now, I will reverse my position to buy. Okay? So, klaro po. Waiting ka lang ng iyong signal sa SAR ay below the candlestick para buy dahil ano, Dahlia, ang trend line mo ay buy para winning trade po ba? Mr. Paterno, I'm really confused. Anyway, sir, rephrase mo. I will get back to you. Si Marcel, advisable po ba gagamitin ang indicator more than 2 in 1 trade or isa lang? You can use as many indicators, Marcel, as you want, no? Ang sa akin lang, I'm just using this as an example, no, for you to understand na how am I setting up my buy order, my sell order, how am I setting up my stop loss, how am I setting up my take profit. So, I'm just using this as an example, but you can use as many indicators as you want. Kaya lang, ano yan? Subjective yan. Kapag masyado namang maraming indicators, by the time na it tells you what to do, baka gumalaw na yung market. So, there's a difference, to be honest, no? Okay? So, ano gagawin natin? I-adjust na naman natin itong stop loss natin. Paano natin adjust? Just pull it and then put it on the next dot. And then, adjust natin to. Ilang points na lang? 29. So, papalitan natin ito ngayon. Di ba? So, 60, 78. Tama ba? Pastor Shem? 77, sir. Ay, no, 87, 77. Sir. 87. So, 87 pips. So, kung nung
Pinalitan natin 87 pips, nag-adjust din to. Lalong lumalim. No, lumiit. Ayan. So, okay na. Sa 15 pips, ayan na. Ayan na yung target. Trabahong tamad. Am I analyzing the market? Yun nga lang, I have to monitor the market, di ba? Kasi, nakatrade ako ng ganyan. But, however, I will just have to act accordingly. Imo-move ko lang ng imo-move yung aking stop loss. Paliit ng paliit yan. So, oops, bakit lumipat? Ayan. So, adjust na naman ako uli. So, 26 na. So, 70. 78 na lang. So, lumiit din yung aking profit potential. Papalapit siya ng papalapit. But, hindi ako ganyan mag-trade, ha? Pinapakita ko lang sa inyo na madali lang gamitin itong pag-create ng stop loss at pag-create ng take profit. Kasi, the trading platform will automatically compute. But, napunta ako dito. The trading platform will automatically compute the number of pips between the entry price and the price that you have set. So this is the price that I have set. So 26. So 26 times 3 is 78. So automatic, nung linagay yung 78 dito, siya na ang nag-define ng price dito. So ganun lang. But if I'm trading, I don't need to imagine nyo, simula dito pa lang, adjust na tayo ng adjust. Eh, you're working harder, not smarter. So, ang gagawin na lang natin, let's just wait for that to be implemented at the below this line. Yun. And then, saka tayo mag-act accordingly. Ayun. So, questions po. Dahil ang trend, teka lang, si Patero Meta. Dahil ang trend line mo ay buy, kaya abang ka lang sa SAR na buy. Only para winning trade. Tama po ba yun? Yes, tama yun, Paterno. Kasi nga, di ba, yung trend line na ginawa natin kanina, upslope. As support ang ginawa ko, it only tells you ng aking bias, buy. Kaya nag-set ako ng buy na malapit sa aking support. And then, yung pag-break ng aking support, doon saka ako nag-create ng aking stop loss. Simulation. Sir, may indicator daw na leading at lagging. Kung halimbawa, yung dalawa lagging at isa leading. Paano kung leading pala ang trend, edi mamamali kung laging ang susundin. Sure po ba ang signal ng mga indicators? Dalawa yung tanong mo. First question, paano kung leading yung isa, laging yung isa? Eh, medyo magulo nga yun, no? Hindi ka makaka-come up ng mas magandang entry or exit, no? Sa ganung situation. At yung second question mo, sure ba ang signal ng mga indicators? The question is, sure. Pero there are so many factors that will create the market to move independently. Number one, the only one reason why currencies fluctuate is because of supply and demand. Madidetermine natin yung supply and demand na yan o hindi? The answer to that is no, we cannot determine that. Kaya magre-rely tayo ngayon sa mga technical analysis ng mga charts o mga indicators. Now, going back, leading indicator, lagging indicator, it's how you use it. Kasi sa akin, kagaya nito, trending ito, no? It's a trend type of indicator. Ang ano ko dyan, parating almost always, immediate ang aking assessment. No? Hindi yung basta-basta na lang ako magbabantay ng market dahil kasi
leading indicator siya, or siguro magwi-wait pa ako ng ilang mga time frames because lagging indicator siya, no? That's not how I use the indicators. Kaya medyo confusing, sir, yung tanong mo about leading and lagging. But for sure, no? Na sure ba, sir, ang mga signal ng mga indicators? There's no indicator that will provide you 100% accuracy. Alam mo kung bakit? Kung merong ganun, edi lahat tayo bilyonaryo na. Kasi susunduin na lang natin yun eh. And kaso hindi, nagkakaroon ng mga ibang factors, 'di ba? Kung bakit gumagalaw siya the way he is, no? Wilbert, what do you mean now huli lumabas yung dot? Ito na. Parang after this, no? After this moment, so I'm now getting ready to close my position. Kasi bakit? Andun na yung dot sa ilalim. So since nasa ilalim na yung dot, I just buy. Ayun. And then wait for the stop loss. Where is my stop loss? This dot here. Ayun. Si Mr. Paterno, merong tanong. Kung may additional indicator, kagaya ng MACD at meron pang SAR, anong susundin mo kung may difference po? Magandang tanong yan, Paterno. Pero I don't use them together. I use the MACD for my long-term trades. So, hindi ko siya ginagamit, lalagyan ng ng SAR. And if I'm trading for short term, then I'm going to be using SAR, not MACD. However, pwede mo rin gamitin yung MACD, no, as a determinant when to buy and when to sell on short term. It's just that kasi ang gusto ko sa MACD, makapture ko yung mga long trades niya, yung talagang mahabang mga histograms, no. Eh unlike dito sa SAR, maraming trades na bibigay sa iyo, it will tell you to buy, it will tell you to sell. Right now it's telling me to buy, a few minutes ago it told me to sell, 'di ba? Ginawa lang natin 'yon. So ang objective ko kasi sa short term is to get as much trade as I can on a daily basis. So this is why I'm using SAR. Pero sir, kung gusto mong gamitin yung SAR at saka MACD, pwede naman po 'yon. However, I would like to suggest to add one more indicator. Bakit? Kasi may time na yung SAR sasabihin sa'yo mag-sell, pero yung MACD sasabihin sa'yo mag-buy. So ano susundin mo? Diba? So para ma-break yung tie, yung third indicator, it can be a stochastic, it can be RSI, no? It can be the Bollinger Band. At least it will tell you to decide for the final ano, whether to buy or to sell. Yun. Wag even number of indicators. Dapat add number of indicators para hindi siya parating equal, di ba? Kasi kapag dalawa yan, edi isa buy, isa sell, wala ka nang gagawin. So, gawin mo tatlo. Kunwari, SAR, MACD, tapos yung pangatlo, stochastic. That's it. Ayun, kala ko matitrigger na yung buy stop ko dito, yung stop loss ko, dahil kasi lumapit yung ano, pero hindi pa, nandoon pa yung dot. So, lalagay na lang ako sa lugar, babantayan ko na lang itong trade na to. Ayun. Yes, Paterno, you can use three stochastics, no? MACD, stocks, and then SAR. Definitely, di ba? Oh, yung SAR buy, yung MACD sell.
Magdi-determine na dyan yung stochastic. So, yun. Pwede mong gawin yun. Kaya lang, I like to enjoy my life, paterno eh. So, sa akin, I do not like to confuse myself. No? So, what I do is just, I will just use one. One is enough. So, let's simplify life. And to me, the best simplicity that I can achieve is just to use one indicator at a time. Yun. Pag short term, yung kumbaga chupita, scalping ang tawag dyan. Ano? Sa akin, kapag bala ko mag-scalp o kaya gusto ko makaraming trades, I rely heavily on the stochastic. Stochastic. On the SAR. No. Tapos, I will follow the dots lang. Kagaya niya, no? Let's say, I have 1 hour to spare. No? Anong gagawin ko? E di, imo-monitor ko to sa 1 minute. Last time na nag-seminar ako, in-ostracize ako dahil kasi nag-enter kami ng gold trade. No? Sabi niya, bakit ka kasi nag-buy sa gold? Dapat sell yan. Because this is just an example. So, anyway. Ayan. As much as possible, if I'm trading short term, ang mga time frames ko are from 1 hour all the way down to 1 minute. Kasi kagaya niya, no? Nakikita natin yung blow by blow movement ng charts. And then, kapag long term naman yung trade, I use the time frames, no? I start from the month all the way down to H4. Actually, hanggang daily lang eh. Ayoko na masyadong malikot yung market. Sa H4, yung galaw niya eh, medyo marami-rami na. So, yan yung ginagamit ko accordingly. So, based, simulation may tanong. Based on experience, iyan bang SAR ay accurate pag-predict ng trend line kung up or down trend para confident mag-buy at sell position? Based on experience, siyempre, Milesio, hindi ko kayang sabihing accurate siya kasi ang sabi mo ay accuracy. No? Pero yung success rate ng trades niya, no. Maganda-ganda na rin ang success rate niya, nasa 70%, no. There are times na yung mga signals na binibigay niya sablay, no. Pero sa akin, kung titingnan natin yung chart, no. Kung titingnan natin yung chart, iko-compress ko lang, no, para medyo ma-identify natin yung ano, yung galaw. Kung mapapansin ninyo, maraming mga maliliit na dots, no. Ito yung hindi nakapag-setup ng maganda-gandang trade. However, kaya ko gusto tong SAR kasi kapag tama siya at talagang mahaba yung galaw niya, mataas-taas ang profit potential. Tingnan niyo na lang, no. From here to there, ang ganda ng profit natin. From there, medyo suabe, di ba? Tapos ito buy, no, maliliit, no? May mga maliliit na mga profits natin dyan. Tapos, meron din mga supply, no? Kagaya dito, meron ako nakita isang dot, no? So, supply yan. Pero kung i-compute natin ito, simula nung itong time na to, mas up pa tayo, no? At baka na-cover pa yung mga losses na generate natin itong araw na to. Diba? Although August 9 na ngayon, so since nung August 8, no. So if you look at the chart now, no, lalakihan na natin, no. Ibang gaganda ng mga profit potential nito. Ito sablay to, ito sablay, pero ito naman tumama, ang ganda. Ito break even, ito break even, ito break even, ito sablay, ito break even, no. Pag kinumpit natin yan, ang gaganda ng mga malalaking movements niya eh. No?
Ito, malaking movement yan. Ito, malaking movement. Ito, ah, wala, di ba? Ito yung trinade natin, decent eh. Pero ito, tingnan mo, ang taas nung, ang tirik nung akit niya. So, meron possibility na malayo pa bago niya ma-stop out yung order natin. Saan tayo nag-order? The moment na naglagay siya ng buy dito, ng dot dito, bumili na tayo eh. O, hintayin natin siya hanggang magkaroon ng dot sa taas. Then, that's it. Diba? So, as far as accuracy is concerned, o going back, wala po akong nadidiscover na indicator na accurate. No? Alam nyo kung bakit? Kasi kung accurate yun, lahat tayo bilyonaryo na. Kasi eventually, it will catch up eh. Malalaman ko yun, tapos ikikwento ko. Shem, narinig mo na ba itong indicator na to? 100% accurate eh. So, pag sinundan niya, tapos natutunan ni Shem, eh, di ba? Word of mouth, kakalat yan. Eh di lahat tayo forex trader na, tapos lahat tayo parating tama because of that indicator. No? Kaya wag po kayo naniniwala doon sa mga nag-ano sa Facebook, no? Yung mga nagpapabayad na ano, tuturuan ka tapos they will insist that you use your ano that you use their own indicator, kung ano man indicator ang ginagamit nila, yung baka binili nilang indicator. Kasi it really makes no sense. Kung perfect yung indicator na yun, kailangan, uy, na-stop out tayo. Ay, hindi, hindi pa pala. Kung maganda yung indicator na yun, at ako yung may hawak doon, bakit ko pa ibibenta sa inyo? Diba? Ang gagawin ko, Shem, pautang ako 1 million. Tapos sasabihin ko kay Shem, Shem, magkano interest na gusto mo? Eh, kaya naman palang i-generate ng aking, ano, indicator, diba? Aking tool. Pag sinabi ni Shem, sige, bigyan mo ako 50% at the end of the month. All I have to do is generate, diba? Consistent. E di 100%. Diba? So now, I have 2 million. I owe Shem, Pastor Shem, 1.5. I give him back the 1.5. So now, I'm left with 500,000. I trade that after a month. That's 1 million. I trade that the following month. That's already 2 million. So it will exponentially grow, di ba? So why will I sell it to you? Why will I sell it to Shem? If it's making money, if it's making me money. Di ba? Kaya wag po kayong masyadong na-attract sa mga ganun. Meron pa nga yung presidente ng PAFTI ba yun? Yung Philippine Association of Forex Traders, blah, 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 blah. Eh ako lang nagturo doon. Oh, na-stop out na tayo. Okay, so liquidate and then sell now. Ayun. Okay, so kung wala na po kayong tanong. Meron sir sa mga okay. Yung trail stop yata, paano daw po ganito? Oh, okay. Sige, trail stop. O nga, nakalimutan ko na tuloy yun. Okay, total, meron naman tayong bagong trade. Alin ang stop out natin? Ito, di ba? So, ba't nawala yung ano? Hindi na lumalabas o yung presyo. Anyway. Ayun. 1.09809. Stop loss natin is 51 pips. So 153. And our stop order now, take profit will be this price, no? So meron tayong stop out, may stop loss tayo, and meron din tayong take profit, ayun siya. Now, how do we implement trail stop? You hover your mouse to the TP and then double click, and then on the tab you will see trailing stop. Now, what is a trailing stop? Let's define a trailing stop. Yung trailing stop is a price level that will follow the price whenever you're making money. No? Kagaya nito, nakasell tayo. So, ang presyo dapat bumaba. No?
Tapos, kapag bumaba siya, let's say, no, nag-set tayo ng trailing stop na custom natin. I-set natin ng 50. Yan. So, wala kang makikita sa terminal, no? Pero naka-trail stop na tayo. Hindi mo rin makikita rito kasi naka-custom tayo. Ayun yung custom natin, trail stop of 50. So, what does that mean? Kapag bumagsak ito by, let's say, 55 points, no? Ang mangyayari, magse-set up na siya ng trail stop doon sa 50. Tapos pagka bumaba yan below 50, then that will liquidate our position at a profit, ha? Within 50 points. Pero ang kagandahan dito sa trail stop, paano kung gumalaw siya by 100 points? No? So, ang mangyayari niyan, uusog na ngayon yung ating trail stop. Susunod yun, dun sa 50 points na yun. So, umakit pa siya ng 150. So, ang ating take profit now is no longer at 50 but at 100. So on and so forth. So, yung trail stop gagalaw at gagalaw ng pag-anon yan. So, kumbaga parang kalso. Para siyang kalso. Diba? Umakit siya ng 100, uusog ng yung take profit natin by 50. Tapos, umakit siya ng 125. Usog yung kalso natin to 75. So, nakasarado na, no, yung 75 points na profit potential natin. And ngayon, bigla naging 150 yung movement. Usog yung ating trail stop dun sa 100. Generating na talagang inaano niya na, sinusubin niya na, no, kinakalso niya na the lowest profit that we will generate will be 100. Ang importante lang na huwag mag-fall yung price back to 100. Kailangan umakit siya. Kung umakit yan ng 155, edi yung take profit natin uusog sa 105. So on and so forth. Yun. Ganun ang magiging activity niya. Ito yung trail stop. And almost always, I always implement that. Minsan, hindi ko na linalagay yung take profit ko. The lowest take profit that we will generate is 1.09605. Pero kung tatamaan na yan, I might as well close it na lang para at least yung trail stop ko ang susunod. Ang susundin ng market. Okay? How do I delete my take profit? All I have to do is press the close here. Yun. Cancel the take profit. What will happen is that it will follow my trail stop. Yun. Okay? Any questions? Si Sir Romel, sir, meron pa. May tanong si Romel. Scalping. Question ni Romel. Ayun. Sa scalping, trade 15 minutes for M1. Based on your experience, usually how many candlesticks do we need to wait before closing the order? In case we don't put a stop loss or TP. I don't quite understand, Romel, your question. Why would I base it on the number of candlesticks rather than the price based on the trend? So I don't follow the question, the line of question. Sir Alvin, Sir Pastor Shem, Ma'am Osa, can you help me out here? In scalping trade in 15 minutes or 1M, based on your experience, usually how many candlesticks do you need to wait before closing the order in case you don't put a stop loss or a TP? Siguro i-rephrase mo, Romel, no? I will get back to you. Kasi mayroon din ibang tanong. Medyo advanced. Yeah. Huh? Medyo advanced na kasi, sir, yung candlestick, which we hindi nyo naman na discuss, or it was discussed not as these questions. But basically, sir, when we trade, we usually put for stop loss yung risk management na naituturo nyo, and of course yung rewards na take profit. So right. Base sa kung if you're using a
indicator or SNR or kung ano man yung available means of technical analysis, doon natin binabase kung uptrend siya or kung ano sinasabi ng mga indicators or even the SNR, the support and resistance and the trending, kung ano sinasabi, we just follow it. And then from that, we base our target risk-reward ratio na 1:3 or depending kung ano yung risk appetite nyo or at least yung rewards na gusto nyo. So I hope yan yung nakikita kong sagot po. Pero kung hindi naman malinaw, nandyan si Pastor Shem at si Ma'am Ose to at least to provide more solutions inputs. Or inputs. Kasi ang tanong niya, how many candlesticks do we need to wait before closing? So parang hindi tayo nagka-count ng candlesticks. More on the price. In your long experience, give us the top three indicators you use to make it profitable. Rolando, like I said, no, ginagamit ko yung pinakita ko kahapon, no. I use Fibonacci, I use trendline support and resistance, I use MACD and SAR. However, I will not insist that you use them, no. Kasi, di ba sinabi ko kahapon, no, iba-iba yung characters natin, eh, yung ating ugali, iba-iba. At iba-iba din yung ating risk appetite. Kaya kahapon na mention ko, try to experiment, no? Try to play around with all the indicators that is available and then find your sweet spot, find your indicator that you're comfortable with. Kasi going back, magkaiba tayo ng ating pag-uugali. Yung ating risk appetite ay talaga magkaiba. I don't know you very well to say na masyado kang adventurous, Rolando. Hindi ko alam yan, no? Or masyado kang conservative, diba? So yung indicators na pwede kong sabihin sa iyo, these are the indicators that work for me. No? It might work for you. No? But I'm not saying that you need to follow them stringently, no? But to answer your question, no, in my point of view, yung akin, no, ito yung mga ginagamit ko, no, Fibonacci, SAR, MACD, yan. Tapos, syempre, unang tingin pa lang sa chart, gagawa na, pag yan ni downslope, gagawa na ako ng resistance. Kapag yan ni upslope, gagawa na ako ng support, no? So, I will act accordingly. Yan. This is just to answer your question, but I'm not saying that you use them, ha? Kasi magkaiba nga tayo talaga ng ating ugali, no? Magkakaiba tayo. We are not in a perfect world, kaya walang perfect. Tama si Paterno. Yan. Kung perfect lang, di ba? Di lahat tayo bilyonaryo na. Yan. Si Claire, kapo tinatanong niya, candlestick confirmation. Baka nga, pero how would I define it? Di ba? As my candlestick. Man ako, tintik na yan. Anyway, ayun, iba na naman yung ano, yung chart nasa baba na naman. Ayun. Si Milesio, yung bang candlestick may kinalaman sa trend ng forex market, hindi ba pwedeng baliwalain at iasa na lang ang indicators o dapat matutunan din ang pagbasa ng candlestick? Okay. That's a totally different question, no? There is a book that siguro almost 5 inches thick, no, that you can buy, no, and it's not, I'm telling you, no, it's not cheap, it's expensive. So parang mga nasa 20 plus thousand yun. However, pwede naman din available na yung pag-aralan mo yung candlestick formation online, eh. If that is your question, ano, na Milesio, na you're about
asking candlestick formations, kagaya na sinabi ni Claire, then that is a totally different topic altogether. No? I did not bother you with candlestick formations kasi these are already available, yung mga head and shoulder, yung mga double top, double bottom. Meron na yung librong ganyan na pwede naman ninyong gamitin or bilhin if you want. So, pero tama ka, no? You can use the candlestick on its own and it will provide you a good number of good trades. But you can also use it in conjunction with the other indicators. No. Sa akin kasi, in this day and age, no, information, the information speed is no longer a snail mail. Mabilis na masyado yung indicators natin. Mabilis na masyado yung movement. So, parang nababaliwala na yung mga formations na yan. But you can read them if you want to. Si Jennifer, example scenario, if I trade one that size after having a profit of $50 but at yet TP, can I reduce my lot size to 0.5 or lower? Yes, you can liquidate half of one. You can do that. Tapos maiwan yung another half. Pwede yun, Jennifer. Kayang-kaya yun dito sa ating trade. Yun. Anyway, we're running out of time. At ako'y nagugutom na. Kain na tayo. So, Pastor Shem. Ako, thank you po sa knowledge sharing po, Sir Nathan. At gaya po thank ng you. Gaya po ng nakagawian bago po tayo mag-leave ng seminar ay paki-type na po ng inyong mga email addresses para maipadala po sa inyo ang ating mga certificate, especially yung mga nakakompleto po nung 5 days. Thank you. Pakilagay thank you for yung, pakilagay po yung full name, tapos sa ilalim niya o ikasunod yung email address. Salamat po. Yes. Apo, yung full name ninyo na gusto nyong ilagay dun sa certificate. Thank you po. Sir so, Nathan, thank you po. Thank you, Mama, sa tahimik mo. Nakikinig ako, learning pa rin, sir. May iba pa rin yung galing sa'yo, sir. Ha? Iba pa rin po pag galing sa inyo yung learning, sir. Mas ano, thank you sa lahat ng mga nag-attend. Apo. See you next time. Okay, bago po tayo mag closing, allow us to pray again. Yes. Heavenly Father, thank you po sa natapos naming webinar series. Maraming salamat, Panginoon, sa aming speaker, si Sir Nathan. Ibalik mo sa kanya, Panginoon, ang mga marami pang pagpapala at nawa ay marami pang matuto sa kanyang mga karanasan. At kami na nakarinig, Panginoon, ay tulungan mo kami na ma-apply namin. Maging disiplinado kami na sundin ang mga naituro sa amin and ma-improve pa namin at ma-share namin sa iba ang opportunity na to para kumita at opportunity na ito na mabago ang aming buhay dahil sa mga pagpapala na hatid nitong Forex trading, Panginoon, dyan. Sa iyo namin, Panginoon, ipinagkakatiwala ang aming mga trades. Sa iyo namin, Panginoon, ipinagkakatiwala ang aming mga pangarap at nawa, Panginoon, ay i-fulfill mo po ang lahat ng ito. Nagpapasalamat po kami. Mulit-muli, pagpalain mo po ang Tikmil, si Ma'am Sally, si Miss Kathleen, Lord God, at lahat kami, Panginoon, ay sama-sama sa mga susunod pang stages ng aming profitable trading, Panginoon. Sa iyo namin ibinabalik ang papuri at pasasalamat. Ito po ang aming papuri in Jesus' mighty name. Amen. Amen. God bless everyone. Thank you po, Sir Nathan. Amen. Thank you. Ciao. Thank you po, thank sir. Thank you po lahat. Salamat po sa mga umaten. As you leave po, pakiiwan po ng ating mga complete name and email addresses for the videos.
And pwede na po tayong mag-individually leave the meeting. So hintayin lang po namin yung full name nyo na ilalagay sa certificate at saka email addresses. Thank you po. Ay, gusto na si Ma'am Jose. Tayo na lang dito, Sir Alvin. Oo. Opo, yung sa mga nag-request ng video, pakitay po yung full name para sa certification at yung email address. Ipapadala po sa inyo, pahintay nyo na lang po. I-email po ito ni Ms. Kathleen o kaya ni Ma'am Sally. Sir Glenn Brillantes, pwede nyo pong i-PM, i-message si Ma'am Kathleen regarding sa pag-guide on depositing and claiming the 20% bonus. Ano bang, wala yata akong email ni Ma'am Kathleen. Na-drop nyo po ba, Sir Glenn, ang inyong email address? Sige po, i-inform ko na lang po si Ma'am Kathleen na makipag-touch sa inyo. Sir Russell, thank you. Thank you po, Sir Glenn. Sir Milesio, I have missed one session. Okay. Si Ma'am Sally po ang makakapag-decide. Ako. Basta po i-drop po natin ang ating name and email address. Sige po. May 2 minutes pa tayo to drop our email name and full name and email addresses. Apo. Pwede na po kayong mag-leave kung napadala nyo na po yung na full po name nyo po tsaka yung email addresses nyo para makakain na po kayo. Salamat po ulit, ah. Salamat okay, po. Do you have mentorship program? Ang Sir Glenn, ang ating pong mentorship program ay in place na. Kung kayo po ay meron ng verified account, at lalo na po kung makakapag-deposit kayo, ay meron pong i-assign na IB or MIB sa inyo. Antayin lang po natin yung assignment. Then with that, ay willingly, pwede ka po nilang i-assist yung ma-assign na IB sa inyo. Opo. Or merong parang may balita na yung kanina, sinabi ni Ma'am Sally, yung may si Sir Nathan nag-offer ng mentorship. Interested po ba kayo doon? Although paid po kasi siya. Yun, yung mentorship na yun. So, kung interested po kayo doon, pwede nyo pong again, si Ma'am Kathleen ay ating i-email. Sige po, hanapin ko po yung i-add ko po ito sa communication sa kanya, Sir Glenn. Okay, kung wala na po, nailagay na po natin ating mga names and email addresses para sa ating certificate. Pwede na po tayo mag-leave at 8 o'clock na rin po. I-close na po namin. Sir Alvin, kindly close the meeting po kasi kayo po ang host. Thank you. Thank you. Thank you everyone. Thank you, Pastor Shem. Okay. So, Pastor Shem, sino yung nag-ana ng itong mga email address? Tsaka? Nag-save chat ako. Check okay. Ko lang kung save. Recorded naman. No? Oo. Naka-record naman siya. Naka-record sir yung mga chat. Okay na sir. Thank you po. Okay. Pwede na po i-close. Pwede na po i-close. Maraming salamat po sa lahat. Opo. Opo. Salamat po uli, Pastor Shem, at sa mga umattend. Sana po ay marami namang
marami kayong natutunan. Salamat po. Bye-bye po. Sasarado ko na po ang ating webinar. Sige po. God bless. Bye. Bye-bye. God bless. Bye-bye. Okay. 1, 2, 3. Oh. And webinar.